Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo yung lahat. At sumainyo rin. Ngayong araw, mga kapatid, bilang isang paring Karmelita, pinagdiriwang namin ang araw ng mga banal. No? This is a day for Carmelite saints. So, hilingin natin sa mga Karmelitang santo na tayo ipatnubayan ng Diyos at bigyan ng lakas upang mas makapaglingkod sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa pagdiriwang na ito, hilingin natin ang pagpapala mula sa Diyos, hilingin natin ang kanyang habag, ang kanyang awa para sa ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ng iyong kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Pilemon. Pinakamamahal ko, ang iyong pag-ibig ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga banal. Dahil kay Kristo, maaari kong sabihing dapat mong gawin ito. Gayunman, pag-ibig ang nagbunsod sa akin upang makiusap sa iyo. Akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya ang nakikipag-usap sa iyo tungkol kay Onesimo na naakit ko sa pananampalataya samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Dati, wala kang pakinabang sa kanya, ngunit ngayon malaking tulong siya sa ating dalawa. Pinababalik ko siya sa iyo at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling upang sa halip mo siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya habang panahon hindi na bilang alipin, kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may nagkasala sa iyo, o nagkautang kaya, sa akin mo singilin.
Ako ang siyang sumusulat nito. Ako si Pablo ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na ibig banggitin na utang mo sa akin ang iyong pagkakakilala kay Kristo. Ipinakikiusap ko sa iyo, alang-alang sa Panginoon, pagbigyan mo ang aking kahilingan. Dulutan mo ng kaligayahan ang puso ko bilang kapatid kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Isinasanggalang ang mga dayuhan, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Walang hanggang hari ang Diyos na Panginoon, ang Diyos mo siyon ay mananatili sa lahat ng panahon. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, "Ang pagisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala ring magsasabing nang sisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula nang maghari ang Diyos sa puso ng mga nanalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarinin niyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit hindi ninyo makikita iyon, at may magsasabi sa iyon, sa inyo, naroon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yung pagtatanong ng mga Pariseo tungkol sa pagdating ng paghahari ng Diyos, maaari nating masabi na sila ay sincere. Sila ay seryoso nang tanongin nila si Jesus kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, kahapon, ang ating ebanghelyo ay tungkol sa sampung ketongin pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Nabanggit ko po sa aking homilya kahapon na ang pagpagaling
pagapalayas ng masamang espiritu ng ating Panginoon, yung binubuhay niya yung mga patay, iyon ay mga palatandaan ng paghahari ng Diyos. Okay? Yun ay mga palatandaan ng paghahari ng Diyos. Pero sa ating ebanghelyo ngayon, sabi ng Panginoon, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. Pero, may kadugtong pa. At wala rin masasabi ng nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa mga, sa puso na mga nananalig sa Kanya. Magandang ating pagnilayan kung tayo ba talaga ay pinaghaharian ng ating Panginoon. Yung bang mga ginagawang pagpagaling ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang nung kanyang kapanahunan, ngunit hanggang ngayon, tayo ba ay naniniwala na ito ay mga palatandaan ng kanyang paghahari sa ating lahat? Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ng papaalaala sa ating lahat ng ating kabukasan, openness sa paghahari ng Diyos. The problem Jesus had with that the other nine, yung ebanghelyo po kahapon, who were healed, however, is that they did not recognize the significance of what had been done for them or recognize the one who had done it. Iyon yung problema sa siyam na pinagaling kahapon. Gumaling lamang sila, pumunta sa pari, pagkatapos wala na. Merong isang Samaritano, bumalik, nagpasalamat kay Jesus. Kinilala ito bilang pagpapagaling ni Jesus sa kanya. Paminsan, ganoon ho tayo. Ano po? Alam na natin na ito ay mula at galing sa Diyos. Anumang pagpapalam na meron tayo, ang mahirap sa atin, hindi natin kinikilala na ito ay galing sa Diyos. Para yung kantang My Way, I did it my way, no? Sa mga medyo may edad na ho dito, pamilyar ho kayo sa kantang iyon. Ako lamang ang may gawa. Ako lamang ang nag-effort. Hindi kinikilala ang grasya, biyaya ng Diyos. Iyon ang problema sa ating lahat. Exactly the same point is made by His response to their question. But in a more obvious sense, He reminds them that in fact, the kingdom is forming among them. Problema sa mga Pariseo, sa mga kontrabida sa buhay ng ating Panginoon, hindi nila kinikilala si Jesus bilang palatandaan ng paghahari ng Diyos. The kingdom is announced by Jesus is real. It is not merely a matter of internal awareness. It is expressed in the healings and exorcisms are indeed by the conversion of the people. Kaya bilang ating pagginilang ngayong araw, tayo ba talaga ay pinaghaharian ng Diyos? Ang lahat bang biyaya, kinikilala natin bilang palatandaan na ang Diyos ay naghahari sa ating buhay. Mga kapatid, maganda rin pagnilayan natin na sa kabila ng napakaraming problema sa ating buhay, napakaraming problema sa ating bansa, talaga bang ang Diyos ay naghahari sa puso ng bawat isa? Para bang hopeless na, wala ng pag-asa. Pero alam po ninyo, sa tuwing ako po ay nag-preside ng Holy Hour dito sa ating dambana, alas 6 po ng gabi, kung kayo po ay may panahon, sana kayo ay makipagsandiwaan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na oras. Maraming kwento ng pagpagaling sa pamamagitan ng ating patron, Santo Padre Pio. Marami. At ito ay palatandaan na may pag-asa pa rin. Palatandaan na ang Diyos ay kasama kapiling natin
sa ating buhay sa araw-araw. Sa kabila ng napakaraming problema sa ating buhay, siguro, magandang tayo mismo ay magdala ng pag-asa. Bearer of hope, tagapagdala ng pag-asa. Para makita, madama, na tayo ay pinaghaharian ng Diyos. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kaniyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak na ang aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapa na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose, nakabiyak ng kaniyang puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adiha sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isasagawa pong second collection ay para po sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tanggapin mo ang
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming ang pagmahal, tinatanong naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kaniyang tinigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan ng pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobring may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din po ng ating pamimintuho kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating namayapang mga mahal sa buhay. May mga available pong rose candle sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa May Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ikaapat, bilang pagtugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa Pambansang Dambana, simula po ngayon Disyembre ay magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita nyo sa ating screen. Gayun din, ninanais nating limitahan ang bilang ng live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing 12 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing 3 ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng mga pagbabago ng ating schedule ad experimentum simula sa Disyembre. Ikalima, halina't makiisa sa isang gabi na pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ang ating dinner concert for a cause sa December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 piso na tiket, mararanasan nyo ang isang dinner buffet at full concert mula kina Mito Yunting and the Drivers Band, kasama ang iba pang natatanging mga awit at kaparian ng Arsidiocese ng Lipa. Huwag nang magdalawang isipa, bilhin ang inyong tiket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa iisang misyon. Ika-anim, bahagi pa rin po ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero.
Tayo pong lahat ay inaanyayahang suportahan ang ating Kapiyo merchandise. May mga available po tayong t-shirts sa mga store outlets sa loob ng shrine. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Pakilabas po ang inyong mga religious articles. O Panginoon naming Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan, at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at mangyasal gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.